Ay, pagkaya mo dito, Charilo. Asa ni Vinny Rams? Ay, nice kaya. Kaya mag-pikot at pikot. Asa na, bro? Asa na rin. Takaluto, pikot at pikot, di ba? Paluto na lang yan, bro. Maganda ang umaga, mga kapamilya. Sa salukuyan, nagaganap ang isang press conference ng mga representative mula sa iba't ibang bansa na kasapi ng United Nations. At kasalukuyan nilang pinag-uusapan ang tungkol sa pagdulong ng mga nasalanta ng bagyong Yolanda na sinasabing ang pinakamalakas na bagyo sa buong kasaysayan. At nang hindi pa nga dumarating ay nagbigay na ang pag-asa ng mga signal at babala sa labis na maapektuhan. Isa na nga rito ang Tacloban City. Ang malakas na hangin na dala ng bagyong Yolanda ay bumayo sa mga kabahayan at imprastruktura. Sumira ng mga pananim at kumitil ng mga buhay. Okay, let's call in the representative from Germany. Good day, everyone. And good day, Mr. Chairman. I am the representative of Germany. Our country will contribute some medical and military equipment and 1.5 billion pesos. I think this could be the great assistance already. That's all, Mr. Chairman. Okay, very well said. So let's go in terms of the different Spain. As the representative of Spain, we will offer financial, transportation, and medical assistance. Our financial assistance will reach as much as 1.5 billion pesos. We will need some of our latest equipment that will aid for the restoration of the most affected portion of the Philippines. Okay, thank you, Spain. That 1.5 billion will be a much great help to the Philippines. Okay, let's call in the representative from Taiwan. Good morning, everyone. I am the representative of Taiwan. We can help the victims of Taiwan Yolanda to give our medical assistance and donation worth of 150 million. And that will be all. Thank you. Thank you, Taiwan. Your support is a great help to the Philippines. Okay. Let's call in the representative from Great Britain. Good day, sir. In behalf of my country, the Great Britain, we would like to donate $100 billion and also medical and military facilities and equipment to those who are victims and survivors of the super typhoon Yolanda. Thank you. From South Korea. As a representative of South Korea, we will be giving a military equipment to maintain the stability and the orderliness of the selected area. Thank you. And lastly, from USA. I am the representative of our country, the United States of America. We are justifying the victims of Super Typhoon Yolanda, which the United States of America will assure a financial assistance. Thank you. Okay, thank you everyone. This meeting is now adjourned. Tumulong rin ang iba't ibang bansa sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Ang US ay nakapag-donate ng $5 billion, sumunod naman ang Germany na nakapag-donate ng $1.5 billion, at ang Japan ay nakapag-donate ng $9.6 million, at ang Singapore ay nakapagbigay ng $19.5 million. Dumating rin mula sa Taiwan ang mga volunteers para sa medical assistance na ipapadala sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Narito rin sa Pilipinas, ang Lufthansa ang pinakamalaking eroplano ng US na nagdadala ng mga relief goods na ipapamahagi sa mga nasalanta ng bagyo. Matapos ang isang araw na pananalasan ng Super Typhoon Yolanda, ang mata nitong dumaan sa Tacloban City ay nag-iwan ng malawakang pinsala. Sa kalagayan nila ngayon, maraming naniniwalang malabong makaahon agad ang Tacloban City. Ngunit hindi nawawala ng pag-asa ang mga taga-Tacloban at patuloy silang tinutulungan ng gobyerno at ng mga pribadong sektor. Isa na nga riyan ay ang UN. Ang mga kasaping bansa ay nag-ambag upang makapag-donate ng malaking halaga sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Kasalukuyan narito po ngayon sa Tacloban, isa sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda na
narito po tayo ngayon sa evacuation centers at nandito po ngayon nakatira ang mga pamilyang nasalanta ng bagyong Yolanda sa Tacloban. At isa sa mga pamilya dito ay ang pamilya ni Aldo Roto. At Missis, ano po ba ang nangyari? Nakasalukuyang sitwasyon ninyo ngayon dito. At nakikita niyo po nakasalukuyang nagkakasakit ang ating mga pamilya dito, ang mga pamilya dito dahil nga kulang sa mga gamot at hindi napapadala ang mga relief goods ng maayos. Narito po tayo ngayon sa labas ng evacuation center. Nakasalukuyang ibinibigay ang mga relief goods. At kausapin po natin ngayon si Mr. Alvin Bayukbok, si Mayor, ang Mayor ng Tacloban City. Mayor, ano po bang kasalukuyang nangyayari ngayon sa pamimigay ng relief goods? Inihatid namin ang mga relief goods sa mga nasalanta ng bagyong Yolanda. At ngayon po, binibigay na ang mga relief goods. Bigyandaan po natin ang mga panawagan ng ating kapamilyang nasalanta ng bagyong Yolanda at ang kanilang kalunos-lunos na sitwasyon. Hirap na po kami dito sa evacuation center. Kulang po ang mga tubig at pagkain na pinapadala ng gobyerno. Kailangan po talaga namin ng maigting na tulong nila. Ma'am, ang inyong panawagan? Para sa mga kapamilya ko dyan sa Luzon, Auntie, Uncle, ligtas po kami dito. Huwag kayong mag-alala. Sorry po kung hindi namin nasagot ang cellphone namin kasi wala pong komunikasyon dito. Yun lang po. Yes, Auntie. Buhay mo po kami. Tulong po. At ngayon nga, yun nga ang panawagan ng ating mga kapamilya. Kawawa talaga yung tao sa Tacloban. Buti nalang may UN. Gani man. Tama nga na nagtutulungan sila sa kahit anong oras. Nice one. Pero sa totoo lang, mabuti na talaga at merong UN. Pati na yung ibang bunsa, tumutulong sa atin. Kaya nga. Mabot ka man. Tigitan.